So malapit na naman yung pasukan, no? Kasi dati guys, nung nag-aaral pa ako, ang pasukan ko is every June, no? So nagkamero ng pandemic, kaya na-adjust sa mga pasukan ngayon. So ang pasukan raw guys is August 22. No, kasi first time ko rin magpapaaral ng anak ko. Sobrang naaakaba pala, no, magpaaral. Kasi yun nga guys, no, meron akong anak na 5 years old at magki-kinder na siya. Mas kinakabahan pa ako sa kanya kasi siya chill na chill lang habang ako kabadong kabado, no, kung ano ba ang gagawin ko sa school. So ang isa guys sa mga na-record sa amin ni Teacher Clarissa, yung teacher ng anak ko, ay gumawa raw kami ng name tag. Siyempre guys, no, lahat tayo pinagdaanan natin yung name tag kasi habang wala pa tayong ID, kailangan natin ng name tag guys para mas makilala kaagad tayo ng teacher natin. So syempre guys, no, ang name tag na yan, ang pangit naman yan guys kung sinusulat lang nila. So ito guys, opportunity na naman para sa ating merong mga printing business na gumawa guys ng name tag at syempre kikita tayo dito ng malaki. So tulad ng lahat ng video ko guys, no, ayaw ko nang pahabain to. So ganito lang guys, no, kung paano ba mag-layout, kung paano ba mag-print, kung paano ba mag-cut, kung paano ba magbutas, at kung pagkano ba ang presyuhan guys ng name tag. So video, pasok! So tuturuan kayo guys, no, kung paano ba yung simple layout, no. So kayo na lang magtimpla or magpaganda ng mga layout na to para mabilis lang tayo guys, no. So syempre una natin gagawin, mag-open tayo ng MS Word. Usually talaga guys, ginagawa ko to sa Photoshop eh. Pero guys, no, para mas marami makagawa, no, gagawin natin siya sa MS Word para mas madali siya. So ito guys, MS Word, no. So ang una natin gagawin is syempre mag-i-insert tayo. Insert tayo ng shapes. So mag-insert tayo guys ng rectangle. Yan, tapos ang size guys ng name tag talaga na ginagawa ko is 6x2 inches. Pero meron raw mga sections, syempre teacher. So ang gagawin natin guys, mag-a-adjust tayo. Gawin natin guys ay 3x6 inches. So ganyang kalaki guys ang name tag natin. Mag-insert ulit tayo ng isa pang shape para yun yung lalagyan natin ng pangalan. So ito, gagamitin ko to, itong rounded rectangle. So lalagay ko lang siya dito. Ang gagawin ko sa kanya guys is i-right click ko siya, then format shape. So dito may mga format yan dito, i-click ko tong fill. Ang gagawin ko guys, no, yung solid fill, gagawin ko siyang color white. Yan, para mas mabasa guys yung pangalan ng mga anak natin. So susunod natin na gagawin guys, so right click natin to, tapos add text. Type ko yung pangalan ko na lang muna. Yan, tapos control A mo lang para mag all. Kasi hindi mo makikita yung text, no, so papalitan natin siya ng color black. Yan. So, pwede tayong mamili ng font na gusto natin. For example, ang usual yung ginagamit ko para kitang-kita talaga, no, yung Arial Black. Yan, tapos lalakihan natin syempre guys yung font. 72. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, medyo mataas dito, mababa dito. So ang gagawin natin guys, i-adjust muna lang to. Yan, para pumantay siya. So ang gagawin natin guys, no, i-adjust na lang natin siya. So dito guys sa may ilalim, no, lalagyan ulit natin siya ng shape, no. So ganun ulit yung pipiliin ko, yung rounded na rectangle. So lalagay ko siya dito. Yan. Ah, gusto ko guys, yellow siya. Tapos dito ko guys, ilalagay yung section, yung room, saka yung pangalan ng teacher ko. Ganun ulit gagawin ko guys, so right click ko lang, then add text. Siyempre, tatype ko yung section ko. Halimbawa, yung section ko nung grade 1 ako, Juan del Pilar. Kung ang color guys ng background natin is yellow, no, so ang pinaka contrast talaga niyan is color blue. Okay, no, so tingnan niyo lang guys yung color wheel. Tingnan niyo to, ha. Yan. So ito guys yung tinatawag na color wheel, no. So kapag yellow yung background mo, ang contrast niyan guys is yung blue, ano, kaya violet, no. So para makita guys yung kulay blue, kailangan yung background mo is yellow. So ganyan rin yan, no. Halimbawa, yung red naman, ang contrast niyan guys is green. So ang gagawin ko na color ng text is blue. So tingnan nyo guys, ha, gagawin ko siyang blue. Yan, kung mapapansin nyo guys, no, matingkad na yung blue kasi nga background niya yellow. Okay, so palitan ko lang ulit to ng text. Gawin natin na Arial Black. So lagyan natin ng divider para hindi malito yung ating mga magbabasa. So ang ginagawa ko guys sa divider, ito yung nasa ilalim ng backspace. Yan, tapos syempre yung room number ko, sabihin natin room 101. Tapos spacer ulit. Ang teacher ko, naalala ko yung teacher ko nung grade 1 is si Miss Tabile. Tapos i-highlight lang natin silang lahat. Tapos syempre igigit na natin sila. Yan. Tapos lakihan lang natin para sumakto dun sa may background natin na yellow. Yan. Ayos. So sa mga gusto guys sa mga design, no, ganito guys ang pagdi-design sa ating mga name tag. So halimbawa ito yung pinakalalagyan nyo ng design, yung labas.
Gagawin nyo guys, no, i-right click nyo lang siya, format shape. So mapupunta tayo dito. Tapos pansinin nyo to guys, no, pag sinabing no fill, wala siyang laman. So magiging puti lang siya. Pag solid fill guys, yun nga yung kanina. Tapos pwede kang mamili ng kulay. Bawa red yung gusto nyo para kitang kita. Or ito, gradient fill, no. So yan, meron siya dito. Yan, gusto nyo ganyan. Meron naman to guys, ito, picture or text fill. Yan, so may mga picture na siya dito na pwede kang piliin. Or pwede ka rin mag-insert ng picture na gusto mo. Example, ito, kukuha ko ng file. Piliin ko, halimbawa, ito si SpongeBob. Yan, kung papansin nyo guys, ang naging background ko na is si SpongeBob. So ganoon rin dito guys, no. Ito pwede mo rin tong palitan. Halimbawa, ito pattern fill dito naman tayo guys, no. Tingnan niyo, ayan, no, may mga pattern siya. Yan, depende sa inyo kung ano gusto niyo diyan, pwede kayong mamili. Siguro ito na lang, ayan, yun yung napili ko, parang may mga tuldok-tuldok. Ito rin guys, no, medyo pagagandahin natin. So format shape ulit. Dito naman tayo sa gradient. Pili tayo ng yan, ito para mas kitang-kita siya. So ayan, so okay na siguro yan sa akin. Kontento na ako diyan, no. So gagawin ko naman ngayon guys yung likod naman. So control C natin, tapos ipipaste ko lang dito guys, yan yung SpongeBob ko kanina. Ang ilalagay kasi raw sa likod guys, sabi ni teacher, ay yung pangalan ng magulang at syempre yung address namin. Ito, ikakopy ko na lang to para hindi na ako mahirapan, ipipaste ko lang tapos idadrag ko lang siya papunta dito. Yan, tapos dilitan ko na lang siya. Tapos ito, papalitan ko to. Lalagyan ko ng in case of emergency, silitan natin yung font para makita natin lahat. Please contact, ilalagay ko na lang yung pangalan ng wife ko, Melissa Ubaldo, tapos yung cellphone number, kanyari 0912345678. Halimbawa, yan lang naman yung cellphone number namin, tapos ilalagay ko sa ilalim yung aming address. So ilalagay ko na lang the printing shop, Batasan Hills, QC. Yan, so yan guys, mayroon na tayong name tag, no. Ang gagawin natin guys sa susunod, isipiprint na lang natin siya. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ipiprint na natin, no. So ang pipiliin natin dito guys is Epson Premium Glossy. At syempre, i-high natin. Tapos, i-okay lang natin para mag-print na siya. So sa mga nagtatanong guys kung anong printer ang ginagamit ko, no, ang ginagamit ko guys sa lahat ng vlog ko is Epson na L121 lang. Kasi guys, itong printer na to ay sobrang mura at sobrang tibay. So sa mga gusto mag-avail ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang nabibili ka na Epson na L121 na printer. Ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre kakat na natin siya sa pamamagitan ng ating sliding cutter para pantay talaga siya. So gagamit tayo ng tape para magdikit lang tong dalawa. Tapos guys, kukuha na tayo ng laminating film. Yan, para i-laminate na natin siya. Susukatin mo lang siya ng ganyan. Tapos ito nga pala guys, so napaka-importante nito. Pag magla-laminate kayo guys, make sure na pantay yung mga gilid niya bago nyo siya ipasok sa laminator. Kamukha nito guys, no, meron siyang sobra dito, meron siyang sobra dito, sobra dito. So gagawin natin guys, no, ikakat muna natin siya nitong sliding cutter natin, no, para maging pantay-pantay yung mga gilid niya. Tapos dito guys, lagyan nyo siya ng allowance kasi dito natin bubutasin yan ng warrior puncher mamaya, okay? So ikat lang natin siya guys. Yan, so mapapansin nyo, meron siyang konting sobra dito. Yan, mga ganyang kalaki, no, para magdikit talaga siya. Dito rin guys sa taas. So tansya-tansyahin nyo na lang gilid at sa may baba. Yan, so pwede na natin siya guys ipasok sa ating laminator. So guys, ito na tayo sa ating laminator, no guys. Ugaliin natin magbasa ng manual. So ang manual natin dito guys, sa 250 microns, ang kailangan natin na temperature is 160 to 180. Pag expert ka na guys, maganda, alisin mo na lang to. Itong takip na to. Ngayon kung hindi ka naman expert, ilagay mo lang siya dyan, no. Lalong-lalo na guys, kung may mga bata sa inyo, huwag nyo to nga alisin. Pero kung wala naman mga bata, ginagawa namin guys, inaalis na lang namin to. So gagawin natin guys, hot, forward, run.
Tapos gagawin natin 160. Tapos dito guys, banda, no, makikita nyo, naka-power on na siya. Malalaman nyo kung pwede na tayo mag-laminate kapag ito umilaw na tong color green. Ibig sabihin nun guys, ready na siya. So hintayin lang natin guys. A few moments later. So papansin nyo guys, no, umilaw na yung color green nya dito. So pwede na natin tong isa lang. Guys, siya nga pala, no, pag pansin nyo, naipit yung nilalaminate nyo, pwede nyo siyang i-reverse ito. So iluluwa nyo tong nilalaminate nyo, no, para hindi na lalong umipit doon sa laminator natin na nagiging cause para masira tong laminator. Yan, kung makikita nyo guys, niluwa lang siya ng laminator. No? Tapos ito guys, so, pansinin nyo to. Pag nalaminate na guys yung nilalaminate natin, mapapansin nyo, clear na siya. Pero pansinin nyo to guys, malabo pa rin. Ibig sabihin guys, hindi pa to nalaminate. No? So make sure ganito na yung itsura niya para sure na nalaminate nyo na talaga to. Okay, so isa lang ulit natin siya sa loob. Yan, so para sure nakapit na kapit, ang gagawin natin guys, ilalaminate rin natin yung likod. So guys, tapos na yung nilalaminate natin. Ang susunod natin na gagawin guys, gagamit na tayo ng wire puncher para butasan to at i-curve tong magkabilang mga gilid. So ito guys, yung 3-in-1 na wire puncher. Ba't siya tinawag na 3-in-1? Kasi guys, meron siyang oblong, meron siyang bilog, at syempre meron siyang pang curve. So ang gagawin natin guys, na i-curve muna natin tong mga gilid para hindi siya makasakit. So ililinya nyo lang siya dito guys. Yan, tingnan nyo. So curve na yung mga gilid. So ito na lang mga hindi pa naka-curve. And finally, ang gagawin natin guys is bubutasan na lang natin siya dito para pwede siyang sabitan ng lace. Okay, so pwede kayo mamili either na bilog or ano kaya itong oblong. So pipiliin ko na lang guys yung bilog. So tansyahin nyo na lang guys yung pinakagitna at saka nyo siya butasan. Yan. So pwede na natin siya guys gamitan ng ID lace. Ayos. Ang presyuhan nito guys ng isang ganito is 50 pesos. No? Ang puhunan siguro nito mga 10 pesos lang. No? So tutubo ka dito ng 40 pesos bawat isang name tag na magpapagawa sa'yo. So ang isa pa guys sa pwede mo maging extra income dito, no, is magbenta ka na rin ng lace. No? Kasi nagbenta ka na rin naman ng name tag. Magbenta ka na rin itong lace. No? Dati guys, no, tumingin ako sa divisory. Ang puhunan nito 3 piso lang. Eh. Yung mas manipis lang dito. Tapos binibenta ko siya ng 20 pesos. So malaki guys ang tutubuin mo, no, kapag nakabenta ka nitong name tag at syempre nitong lace. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para laging kang updated sa mga bago kong gawa ng mga video na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At syempre, kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag ka mahihiya guys na mag-comment down dyan sa may comment section. No? Kasi guys, masipag akong sumagot ng mga tanong. Kahit na paulit-ulit yung mga tanong nyo, paulit-ulit kong sinasagot yan. Lagi kong sinasabi guys, no, top 1 na tayo sa YouTube sa pinakamaraming subscriber sa Pilipinas about sa printing topic. So kung meron ka mga products o services na gusto mong feature dito sa vlog ko, no, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com at sabihin mo lang guys, no, kung paano tayo parehong may kinabang. At lastly guys, no, kung natuwa ka sa mga video ko at gusto mo kami suportahan, guys, lahat ng video ko meron yan nakalagay sa may ilalim na join button. I-click mo lang yon. Pag kinlik mo yan guys, magbabay ka lang ng 25 pesos na sobrang mura lang guys, no, kumpara sa matututunan mo dito sa may channel ko. So yun lang guys, no, see you on my next video at bye bye. The printing shine, ice na sulit pa.